Nagluluto lang po ako. Samahan niyo ako kumain. Ano ang lulutuin ko? Tada! Pansit kantol. Sayang, walang sweet and spicy. Meron, pero isa na lang. Kaya pagsasamahin ko na lang. Chili mansi. Tapos maglalagay ako na. Maglalaga ako egg. Gusto ko maraming egg. Maglalaga tayong egg. Para sa pansit canton. Kumain na ba kayo? Nag-dinner na ba kayo? Ako katapos ko lang maligo. So, ngayon pala ako kakain. Kasi buong araw akong nakahilata lang sa kama. Ha! Tapos, samahan ko ng... Maglalaga rin ako ng... Enoki mushrooms. Lagyan ko ng enoki mushroom. Iano ko lang siya. Boboil ko lang sa water. Pero tatanggalin natin yung nasa ilalim. Bago na lahat, magbubukas na lang tayo. Ito na lang kakainin ko kasi kinatamad na ako. Ito na lang meron dito eh. Yes, nag-post pala ako ng ano. Nag-post ako ng behind the scenes vlog sa YouTube account ko. Sa music video ng Di Ko Masabi. Nag-post ako ng vlog just now. So, if you're not busy and nakikinig lang kayo nanonood ng live ko, panoorin niyo po yung behind the scenes vlog ng Di Ko Masabi. Hello sa 10.2 viewers. Ay, kumain na ba kayo? Nag-dinner na ba kayo? Kasi ako ngayon pa lang. Huwag niyo po akong tutularan. Guys, may mga sasabihin ako sa inyo today. May mga pag-uusapan tayong mga bagay-bagay. Hiwain ko lang. Kumain na ba kayo? Sana kumain na kayo. Kunin lang natin ang ating sangkalan. Yan, ituwain ko lang ang... Yeah. So, hiniwa ko lang siya. Hello po sa 10.3 viewers. Tsaka ligo ko lang po. Buong araw lang akong nakahilata sa bed. Wala akong ginawa. Yun yung literal na wala akong ginawa today. So, kayo, anong ginawa niyo today? Di ba kayo busy? Or galing kayo sa labas? What? Naglaga tayo ng egg. Magluluto ako ng pansit canton. Then, bango maglalaga ng enoki mushrooms. Yun po yung kakainin ko. Wala po ako sa LU ngayon. Yung post ko po, late post po yun. Matagal na yun. Yun yung nagka-free time ako, tapos nag-LU kami ng buong family. Ngayon ko lang na-post. Because why not? Ba't ang fresh mo to na? Loko mo ako eh. Kakatapos ko lang maligo. Okay naman, nauto niyo ako eh. Tapos ang ginagawa ko po ngayon ay...
Nagluluto ng pansit canton. Luluto ko lang to tapos tsaka tayo mag-usap habang kumakain. Anong shampoo ko? Well, my shampoo is Secret. Abi, papakita pala ako sa inyo. Tingnan nyo, yung sabon ko sa kamay. May goal na na-achieve. Tingnan nyo yung sabon ko sa kamay. Parang ano, di ba? Paws ng ano, pusa. Cute, no? Ito yung pag-penrest mo, puk. Saan ko siya nabili? Nung nag-Japan ako, nung nag-vacation ako sa Japan, nabili ko siya. Ito siya, yung Biore. Yung Biore na sabon. So, ito siya. Gaganan mo lang. Shook. So, pagkaginanan mo. Yan na siya. Ha, cute. So, ano siya? Hand wash. Hand soap pala. Hand wash. Hand soap. Ano siya? Tawag dito? Ano tawag doon? Foam. Hand soap na foam. Cute, no? Pose ng pusa. Tuk, tuk, tuk. Anong dinner ko? Pansit canton ko. Sorry! Anong po ang kinaya ng aking kasipagan? Dahil ako po ay mitatama. Kayo, anong dinner nyo? Siguro masarap yung dinner nyo, no? Hindi ko napapakita ah, kasi pag pinakita ko, babagal pa ako. Kasi magsiswitch-switch pa ng camera, so mamaya na lang. And then... Paano po kakain? Iniluluto ko pa lang. Kaya talaga... Pag naluto po, sige, kakainin ko sa harap niyo. Wait niyo lang. Wait niyo lang. Lang. Pero ito na po, binibilisan ko na, nanginginig pa, oh. Ito na, ito na. Ang ganda ng Christmas tree ko. Thank you. Pero huwag ka patalo, mas maganda ka. Kapatalo, mas maganda ka. Pogi mo still. Kayo ah, nanguuto na naman kayo. May kailangan kayo, no? Kayo ah, namimihasa ha. Galit. No! Namimihasa kayo ah. Diyak lang. So, nalagay ko na ang mga sorcerers. Mga sorcerers. Para pagkaluto, ihahalo ko na lang. Kumukulo na ang ating noodle-oo. Kumukulo na ang noodle-oo. Anong gusto niyo sa pansit canton? Yung malata o yung tama lang? O gusto niyo yung crunchy pa? Crunchy? Ano yung know the crunch? Ako gusto ko yung medyo malata. Sorry ah, pasensya na eh. Ako naman kakain, di naman kayo. So... Wala kayong magagawa kasi ako yung nagluluto at ako yung kakain. Gusto ko yung medyo lang, medyo malata. Kaya sa mga nangaaway sa akin dyan dahil malata ako magluto, sorry kayo, hindi kayo makakatikim ng aking pansit canton. Kung ayaw niyo sa pansit canton ko, ayaw ko rin sa inyo. Joke lang. Magluto kayo. Pinupunan niyo yung pansit canton ko eh. Hindi naman kayo yung kakain. Galit.
Hello po sa 11,000 viewers. Kumain na ba kayo? Baka may inuuna nyo ako. Joke na. Feeling! So now, I'm cooking my pancit canton because this is my dinner for tonight. I don't have enough will to cook something special for tonight or order something special for tonight because wala naman pong celebration eh. Still, wala ka bang joke? Actually, ito na yun, oh. Eme! So, I'm just waiting for my noodles to be malata. I'm just waiting for my noodles to be malata. Guys, sorry ah. Kakaligo ko lang kasi. So, parang medyo. Sweet and spicy ang the best. No, ikaw ang the best. Huwag ka magpapatalo. Walang sinabi sweet and spicy pagdating sa'yo. Tandaan mo yan, ha? Spicy ang the best. O, sige na. Kung ipipilit mo, sige. Ipipilit natin. Sige, yun na yung the best. Uy, sardines yung ulam nyo. Alam mo, may stock din ako dito ng mga sardines. Ayan o. Kasi, paborito ko rin to. Like, pag wala na akong maisip, ito talaga. Pag yung pagod na pagod ako, tapos gusto kong kumain na kagad, tapos mainit na kanin. Ayan, sardines talaga. Marami ako dito. Kala mo kayo lang. Eh na, parang lumalata na ng sobra yung noodles ko. Yung tipong magiging soup na siya. Yung tipong hindi ko na siya haluin kasi sisipsipin ko na lang yung noodles. Eh, yuk lang. Ah, naging soup. Okay na siguro to. Kasi mami, ay bash nyo ako dahil sa pancit canton kong malata. Tcharan! Ang ating kukulamin ngayon ay si... Joke lang. Teka lang ah, sige. Gusto niyo bang makita kung paano ako mag-drain? Wag na! Habang hindi niyo ako nakikita, magsasalita na lang ako at magdadaldal. So today, ang ginawa ko lang po pagkagising ko ay una ay nagwalis ng bahay at nag-mop ng sahig. Dahil sa dalawang pusa akong napakalakas maglagas, kailangan lagi akong nagwawalis dahil ang balahibo nila ay nasa kung saan-saan. Hindi nyo ako nakikita pero dadaldal po ako ha. Ha? Wait lang. Sa pagkagising ko kanina, ako ay nagwalis. Aray! Ako ay nagwalis at nagmap ng sahig dahil ang mga pusa ko ay grabe maglagas. Pagkatapos po, ang kinain ko kaninang umaga ay ang tira kong pagkain kagabi na... hipon. So, yun na yung lunch ko. Kasi hindi na ako nag-breakfast kasi late ako nagising. And then, after ko noon, wala na. Humiga na ako. Humiga, humilata, nanood ng movie, tapos naglaro ng Brawl Stars. Yun ang ginawa ko. Hanggang ngayon na pagkagising ko, naligo na ako. And then, pagkaligo ko, magluto ng kanton, tapos nag-live. Diba? Galing. Napaka-productive ng araw ko. Teka lang, hindi nagka-clash ang mga bagay-bagay. Papagpalingin. Ba't ang harot ko? Dahil mamahaba yung tulog. Uy! Very good. Ha-ha! Hindi ko na-drain ng maayos! Nagkaroon ng sabaw yung pancit canton. Sabi na eh, na-manifest ko yung soup eh. Piling ko kaya ako energetic kasi haba ng tulog ko. Tingnan niyo yung pancit canton ko, gano'ng karami. Boosh! Tapos may egg pa yan. Nalagyan natin ng egg, tapos nalagyan natin. Wait lang! Wait lang, I'm just going to... Ayari? So, paano ko hugasan to ngayon? Paano to ngayon?
Teka ka. So, hugasan natin ang ating enoki mushroom. Na, sobrang dami. Tingnan nyo. Apakarami ng enoki mushroom. Kita nyo ba yan? Hugasan ko lang ha. Wait lang. Guys, okay nga. Alis pag din yung nakikita ha. Magsasalita naman ako eh. Pero kung may gagawin kayo, go. Gawin nyo na. Uy, ang dami viewers ha. 12,000. 12,700. Uy, mga bored sila. Mga walang magawa. Uy, mga nakahiga na sa kama. Tapos mapapanood ako magpansit kanto. Tapos magkikrave sila. Eee! Ako, pag nakita nyo ako nagpansit kanto, baka maingit kayo. Tapos tumayo pa kayo sa pagkakahiga nyo. Tapos magpansit canton. Ha! Alam, 13,000 na yung viewers. Ay, ano, wala. Yak na. Ngayon naman ay maglalaga na tayo ng enoki mushroom. Piling kong hyper ko kasi, parang buong araw ako nagpahinga. So, yung isang araw na sinabi kong walang trabaho, pasensya na guys. Fake news yun. May ganang pala ako. Sorry ah. Pasensya na. Tao lang rin naman ako, nagkakamali ako eh. Hello po sa 13.2 viewers. Yung mga nandito, feeling ko mga gutom to. Tapos mga ayaw nila nung kumain. Kaya nanonood na lang sila ng mga nagla-live. Tapos makakita sila ng mga nagbumukbang, ganun. So, okay, habang hindi pa naman, hindi pa kasi kompleto yung mga kakainin ko. Ang meron pa lang ako noodles. Hindi pa luto yung itlog. Pero feeling ko okay na to. Papatayin ko na. Meron akong 4 na hard-boiled egg. Antayin ko na lang yung inoki. Pero titikman ko na to kung ano lasa. Ang pinagsama, chili mansi at sweet and spicy. Nakikita ko sa mga nagmukbang gumagano sila. Sabi nila, first bite. Tapos, bon appetit. First bite, bon appetit. Mmm! Mainit lang pero woo! Woo! Ba't daming nanonood? Uy, mga gusto ko ba? Pero walang time. Tutulog na sila. This is my pancit canton. Magbabalat lang ako ng itlog guys. Teka lang. Gusto niyo ba akong makita magbalat ng itlog? Yummy! Aboy! Saka gusto... Ah! Saka gusto kong makita si Estelle. Yan. Gagawin ko ang aking best. Oh! Yan! Oops! Kita yung brand! Ibabalat lang po tayo na log. Uy, 14,000 na yung nanonood. Anong meron, guys? Guys, meron. Dito na natin lalagay. Wag na. Dito na lang. Diretso na dun. Anong dinner nyo pala, guys? Anong kinain nyo tonight? Inggitin nyo ako dali kasi inggitin ko kayo mamaya. Tinola, wow, sarap naman ang pagkain nyo. Wow, McDo. Dunkin' at McDo. Promise guys, hindi ko kayo pupuyatin. Tatapusin ko, magla-live lang ako habang kumakain. Tapos after nun, tulog na tayo. Nilagang kamote. Uy, parang gusto ko nga ng kamote. Daming gusto. Hindi pa nga ubos yung pancit canton eh.
So, ito lang inintay ko yung ano, yung enoki mushroom, tapos okay, nakakain ako. Gusto ko sana magkape. Kaya lang, tinatamad na akong... Ubus na kasi yung ano ko, yung coffee ko dito. Mga drip coffee. Pwede sana ako umorder. May Dunkin sa baba ng condo ko, pero parang tinatamad na ako bumaba. Hello mo sa 15,000 viewers! Ready na ba kayo mainggit sa pagkain ko ng pansit canton? Itayin nyo. Bakit apat yung itlog? Wala lang po. Gusto ko po kasi pag kumakain ng pansit canton, maraming eh. Ngayon lang naman. Diet ako. Hindi ako diet actually. Kinakain ko ngayon lahat ng mga gusto kong kainin. Habang wala pa kaming masyado. Habang malayo pa yung fan meet. Tsaka wala pang mga music video shoot, ganun. Kakainin ko na lahat ng gusto ko. Para pag ano, pag may schedule na, tsaka ako magdadahit. Guys, bakit ang daming nanonood ngayon? Anong meron? Dahil ba sa nagluluto ako ng pansit canton? Or uso talaga ngayon yung mukbang? Uso ba yun? Hello po sa 16,000 viewers! Anong meron, guys? Bakit naman kayo ganyan? Nanonood pala si Ate Leia, yung RM ko. Ate Leia, hi. Mag-dinner ka na ba, te? Gusto mo mag-dinner dito? Pansit canton nga na. Opo, ang kinakain ko ngayon, no? Lucky me, pansit canton. O, di ba? Siyempre. Sino ba endorser ng Lucky Me? Siyempre, di ba? Ito, oh. Ito, endorser ng Lucky Me, oh. Lalayo pa ba kayo? Ayan, oh. 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 Lahat ng ini-endorse namin, kinakain namin talaga. I mean, siyempre, bago namin tanggapin yung i-endorse namin, dapat, di ba? Initay ko lang yung enoki mushroom, and then we're done. Pero gusto niyo ba kumain ako? Hindi, gusto ko kasi kumain ng kompleto. Ayoko kumain ng kulang. Guys, alam niyo ba, nung isang araw pala, nung sinabi kong wala akong event, joke lang pala yun, sorry. Meron pala, nakalimutan ko lang. Pumunta ako sa birthday celebration ng may-ari ng Buong Pure Gold. Buong Pure Gold. So, nag-perform ako sa birthday niya. Tapos, nagulat ako, may paalog. Grabe, binigyan ako ng ano. Binigyan ako ng ampaw. Teka lang. Binigyan ako ng ampaw. Agang pamasko. Di ko bubuksan. Tatago ko to sa wallet ko kasi swerte daw yun. Tapos may pauga rin silang ano. Parang early ano. Oh. Diba? Amazing. Init. Yan na, malapit na. Teka lang guys ha. Malapit na yung enoki mushroom. Konti na lang. Hello po sa ating 7,000 viewers. Excited na po ba kayo? Ano pong ginagawa nyo ngayon? Yung iba ba nasa work? Yung iba ba ay nakahiga na sa kama at patulog na? Yung iba ba ay bored? Yung iba ba ay... Anong ginagawa nyo? Nakikinig ng ano? Nakikinig ng mga music namin nag-stream tapos nanonood lang ng live? Hello sa 17,000 viewers. Grabe, 17! Baka naman gawin niya pang 20 yan ha. Nakakaya naman. Ayan, luto na siya. Baka gawin niyang 20 yan. Nakakahiya naman. Ayan, okay na to. Oh, 17. Tumataas ng tumataas. Parang gagawin niyo ang 20,000 viewers ha. Anong meron, ha? What's meron?
Ano meron, guys? Yan na, eh, mag 18,000 viewers na. Guys, talaga. Ano kung may streamer ako dito, ba't di ko ginagamit? 18,000 viewers, hello! Hi guys, teka lang, ito na, patapos na. Kakain na tayo. Ako lang pala, haha. Baka gamin nyo talagang 20,000. Napi-feel ko talaga. Aangat to ng 20,000. Yung viewers natin. Ano yun? Expect nyo ang gagawin ko? Kakain lang ako. O, ito na. Tapos na. Teka lang ha. Pupuesto na tayo. Let's go! Kita nyo ba yan? Wait lang, wala akong tubig. Let's go! Hello po sa 18,400 viewers. 18.6 na! Grabe! Hi guys! Good evening po. Ngayon pa lang magdi-dinner kasi buong araw po akong nakahilata sa kama. And tonight, ang kakainin ko po ay Lucky Me Pancit Canton with 4 eggs and enoki mushroom. Kain na po tayo. Itadakimasu! Oh, Japanese! Ooh, kain po. Ala, magti-20K nga. Apaka-OA. Thank you, Lord, sa food. Ang OA, magti-20K. Anong meron? Hindi ito planggana. Mmm. Bakit 20 kayong nanonood? Anong meron? Mmm! 21K? Seryoso ba to? 22? Ano to? Anong meron? Eh? Ikaw lang ba nag-decorate ng Christmas tree mo? Yes, ako lang. Sarap. Let's try it with egg. Hello po, 24,000 viewers. Nag-dinner na ba kayo, guys? Yung mga kumakain, sabay tayo. Kung kumakain kayo ngayon, post your picture on X with the hashtag. Mmm. Sarap. This is Lucky Me Pancit Canton. Sweet and spicy and chili mansi. Mmm. With enoki mushroom. Mmm. Gusto nyo? Grabe guys, umabot nga tayo ng 20K. Anong meron? Bored lang ba kayo or uso ba talaga ngayon yung mga nagmumukbang?
Medyo na lumalabas lang yung sipon ko kasi maanghang. Hmm. Sorry po dun sa mga ano ah. Sa mga hindi nanonood ng mga mukbang kasi ayaw nila yung mga slurping sound. Alam ko kasi may ganun eh, yung mga ayaw talaga nila. So, if ayaw niya po sa ganun, huwag niya na po panoorin yung live ko. Tanggalin ko na nga. Dahil puro ganun po ang maririnig niya. Mmm! Uy, may naiinggit! Gusto na magluto ng pansit ganton! Mmm! Ayun na, bumababa na. Go! Alam ko bakit bumababa. Nagluluto na yung iba. Joke lang. Iba na yung kita ko ginilalagyan ng mayonnaise. Tama ba? Grabe. Nagpapawisan ako. Ano ba pwede yung ilagay? Tama ba? Mayonnaise? Pero kasi parang hindi ko trip yung mayonnaise eh. Ketchup? QP? Ah, QP. Pero kasi hindi eh. Masarap na kasi yung ganito sa akin eh. Ilan yan, Stel? Ba't di nauubos? Nauubos naman. Muntik pa magluto ng hotdog eh. May hotdog pa kasi ako dyan. Ang dami kong binili ng tender juice. Hotdog. Ang dami kong binili ng hotdog. Kasi pag nandito yung mga pamangkin ko, laging nilang gusto hotdog. So, grabe, pinagpapawisan ako. Uy, may nagluluto nga ng pansit canton. May sumabit.
ilang pack? 4? Tama ba? 4? Anong height ko? 5'7". No, this is not my first meal. This is my second meal. So, ang kinain ko kanina ay pagising ko, nag-lunch. Tapos after lunch, wala na. Dire-diretso na. Tulog, movie. Pero before that, nung morning, naglinis ako ng bahay. Napagod ata ako. So, katulog ako nung hapon. Tapos pagkagising ko, yun na, naligo na ako tapos. Na. Ito na, nagla-live. Kumakain ng pancit canton. Nanonood ding basher, oh. Hi. Hi sa inyo lahat. Grabe naman, nag-aksaya ka pa ng oras. Talagang pumunta ka pa dito. Hi, salamat po. Bago ka po umalis, mag-drop ka po ng ano, stickers or gifts. Thank you. Hello po, ito nga po pala yung binabash mo. May nagko-comment kasi, pansinin natin mamaya pag nag-comment ulit siya. Sana yun. Grabe, pinapawisan ako. Ang hang kasi. Mamaya may kikwento pala ako. Excuse me. Kaya nga yun, dami viewers eh. Hi po sa 18,600 viewers. I'm just having my dinner, guys. I'm eating the number one instant noodles in the Philippines, pancit canton. Yeah, if you're new here, if you're a foreigner and you're just visiting Philippines and you're watching my live, please try pancit canton, the number one instant noodles in the Philippines. Try this one. Guys, anong sponsor? Endorser ako na ito, guys. Ano ba kayo? Baka nakakalimutan. Hiya ba? Magpapapastel ba tayo ngayon? Hindi po, sorry. Kasi baka abutin tayo ng madaling araw. So, kakain lang ako, tapos after neto, i-end ko na rin to. Hmm.
Hawid ko si Lucky. Sinong Lucky? Yung kwento mo. Mamaya nga, pagkatapos ko kumain, kasi parang hindi naman, parang hindi naman bagay yung sasabihin ko habang kumakain. Magiging basher na lang. Sige, gusto niya ng pag-usapan. Paubos na siya. Kuya Star, pag napansin mo ako, lilipad ako. Ay, no. Pag ako napansin ito, ihiwalayin ko jowa ko. Ang tanong, may jowa ka ba? Di ba wala? Bago ka mag-type niyan, siguro din may jowa. Eh, wala eh, diba? Wala kang jowa. Joke lang. Ha? Huh? Wala sa akin si Kuro. Grabe, pinagpapawisan talaga ako. Bukod sa bagong ligo ako, para akong... Para rin ako naligo ng pawis. Sobrang anghang. Well, mababa lang naman kasi yung ano ko. Tolerance ko sa mga spicy food. Parang before nga, nag-try ako ng buldak, di ba? Yung buldak, yung Korean noodles na maanghang. Kumain ako ng 2 pack, tapos inatake ako ng migraine after. Eh, kumain kami nun sa ano, Korean Mart. Hindi pa ako SB19 nun. So, kumain kami nun sa Korean Mart. Tapos di ba ano yun, yung doon nalulutuin sa store. Tapos kain kami, yung yabang ko pa nung una, sabi ko, di naman maanghang. So, 2 pack yung niluto ko. Tapos pagkaano ko, lapas sa kalahati, inatake ako ng migraine. Ending, napataksi tuloy kami pa uwi. Kasi hindi ko kaya maglakad. Tapos, ano, niluluwa ko yung ano, mga kinain ko. Sige, pag-usapan natin. Teka. Kwento ko na yung sasabihin ko. Alisin ko lang yung itsura ko. Kasi parang baka di nyo ako maseryoso. Habang kumakain ng pansit canton. Okay. So yun guys, gusto ko lang sabihin sa inyo. Palampasin natin. Still idol niya po ako. Idol! Idol! Ano si idol na comment? Patapos na, ayan oh. Oh, sinisimot ko na lang. Sinisimot ko na lang. Ano yun?
4 packs, tatlong chili mansi, tsaka isang sweet and spicy. Wala kasing sweet and spicy eh, so wala nung stock sa baba ng ano namin, grocery namin. So yun na lang. Ano, naubos na yun. Ubus na. Ubusin ko na lang yung egg. So yun, tapos ko na yung pancit canton. Ubus na. So ayun na nga. May ano lang ako, may i-discuss lang ako na I think important naman siya, important matter naman siya. Kasi alam ko naman na well, bago ang lahat, gusto ko lang sabihin muna na alam ko naman na ngayon parang ang daming nangyayari, ang daming mga bagay na di natin makokontrol, and talagang masasabi ko parang ano ata, this year ata parang bunot ako sa mga ano, sa mga nangyayari sa social media, sa lahat. So parang naiintindihan ko and I totally understand yung mga nangyayari sa mga sa lahat-lahat ngayon. Unang-una, gusto ko sabihin na of course, thank you sa inyo kasi alam ko naman na super protective kayo, super concerned, and parang kayo talagang kung nafi-feel nyo na parang nasasaktan kami, ganun, or parang ayaw nyong nakikita kaming nasasaktan or what. And I totally understand kasi alam ko yung ganyang feeling, parang naging fan din naman ako before. Syempre, ayoko rin naman na parang yung mga favorites ko or yung idols ko parang inaaway or nababash or anything. So, ako, sa akin lang naman, with all the things happening right now, parang nasabi ko naman na sa inyo na hindi naman ako tinatablan ng kahit ano pa ng mga bashing or anything. Like, hinahayaan ko na lang sabihin ng mga tao yung mga negative things na gusto nilang sabihin about me. Kasi, unang-una, ba't naman ako masasaktan kung hindi naman totoo? So, diba? And, kung ginagamit nila for clout, or kung kinagamit nila just to make fun of me yung mga bagay-bagay para i-bash ako, so let them be. Kasi parang kahit naman anong sabihin mo, kahit anong gawin mo, kung hindi naman, kung wala rin naman silang pakialam or hindi sila nakikinig, parang mapapagod lang tayo kakasabi ng kakasabi. So pagka hindi natin pinansin, tas ma-feel nila na parang wala na palang effect, parang sila na lang yung mapapagod. So, hayaan na lang natin sila. I know, mali yung ginagawa nila. Mali yung bullying, mali yung ginagawa nila na bashing. Pero kasi, parang tayo lang yung mapapagod. Pag paulit-ulit natin sinasaway, pag paulit-ulit tayo sumasagot sa kanila on social media, parang tayo lang yung napagod. And mas nanalo pa sila kasi yun yung goal nila eh. Asarin ka. Goal nila yung parang magalit ka. Goal nila is mag-react kayo sa mga posts nila. So, yung platform nila is talagang mabibigyan ng, alam mo yun, mabibigyan ng clout. So, parang yung mga ganong klaseng bagay, dapat din nyo na pinapansin. Or, ignore nyo na lang. Kasi, pagka nag-open ako ng Facebook, talaga nakikita ko. Especially yung picture nga na kumakalat. Yung ginagamit talaga ng lahat for to make fun of me. Yung parang picture ko nung parang pre-debut ba namin yun o debut namin na photo. Ginagamit nila sa kahit saan, sa mga memes, sa mga kung ano-anong bagay, kino-compare nila sa ibang mga artist, ibang P-pop idols, tapos parang sinasabi nila maasim, ganun-ganun. And ako, hindi ako nasasaktan kasi parang unang-una sa lahat, proud ako dun sa photo na yun. Though, hindi lang sa makeup. Hindi, joke. I mean, proud naman ako dun. Proud ako dun sa picture na yun. Kasi,
kahit anong gawin natin, part pa rin siya ng past ko. And proud ako dun kasi yun yung reason bakit ako nandito ngayon. Merong ganong klaseng style, kaya merong style na ganito ngayon. So parang for me, pag nakikita ko yung photo na yun, I feel proud and I feel, you know, I feel happy sa kung ano ako ngayon. Pero syempre, as a normal human being, hindi maaalis yung parang kirot na or parang inis na mararamdaman ko kasi nga ginagawang katatawanan yung photo ko. Pero pag iniisip ko, parang ano ba yung goal ng tao na gumamit ng photo ko? Bakit niya pinost yun? Tapos parang pag naisip ko, sino ba tong tao na to na nagpo-post ng photo ko? Ano na ba yung natulong niya sa buhay ko? Pagka naisip ko yun, parang nawawala yung inis, nawawala yung galit. Kasi parang hindi ko naman ibababa yung level ko dun sa taong nag-post na yun para gantihan pa siya. So parang hayaan ko na lang kung sumaya siya dahil sa ginawa niya, edi thankful ako. At least ako yung reason ba't siya masaya. Hindi na ako bababa sa level niya na parang papatulan ko pa siya, or parang hindi na ako bababa sa level niya na parang gaganti ako, ibibigay ko yung same energy na ginawa niya sa akin. So parang hayaan ko na lang kasi kahit ano naman gawin ko, ako talagang nasa photo. And ulitin ko, I feel proud every time na nakikita ko yung photo na yun. Kasi that's me before. And that's me nung mga panahon na gusto kong maabot yung dreams na meron ako ngayon. So parang hindi ko mabubura yung photo na yun dahil part siya ng past ko. And I feel proud on that photo kasi ako yun. And yun yung isa sa naging inspiration ko para pagpatuloy ko kung ano yung gusto ko pang gawin until now. So, but yung mga fans, yung 18, I totally understand yung mga nararamdaman nyo kasi you want to pagtanggol kami, parang gusto nyo na mawala yung mga bashing. Unang-una sa lahat, yung bashing and yung mga bullies, hindi talaga natin sila maaalis dito sa mundo dahil ano talaga sila? Ayoko sabihin dahil alam nating masama yung ginagawa nila and kampo na talaga sila. Anyway, yung mga bully talaga, like, kesa ibalik natin yung energy na binibigay nila sa atin, imbis na awayan natin, pakitaan na lang natin ng magandang bagay. Kasi pagka pinatulan mo kasi, mas lalo silang, alam mo yun, mas lalo silang magagalit, matutuwa sila, tas sabihin nila, ah, sige, asarin ko pa to, awayan ko pa to. Parang ganun. Eh kung pakitaan nyo na mabuting bagay, at least nare-realize nila na parang, ay, ang bait naman nito, ang sama ko palang tao. So parang parealize na lang natin na apakasama ng ugali nila. Huwag na natin patulan. And yung mga ganong klaseng bagay, alam naman natin na, alam mo yun, parang kahit anong gawin natin kasi kung yun talaga yung goal nila and meron silang goal na hilahin ka pababa, wala tayong magagawa. So ang kailangan na lang natin gawin, pakita sa kanila na ginagawa natin yung best natin para umangat tayo sa buhay. So kung hilahin nila tayo pataas, mapagod sila kakahila sa atin. Ay kung hilahin nila tayo pababa, hayaan mo sila, mapagod sila kakahila sa atin pababa kasi never naman tayo bumababa. Patuloy tayong umaangat kasi alam natin mabuti yung ginagawa natin. So, that's fine. Mas masarap matulog sa gabi na alam mong wala kang inaapakang tao. Diba? Mas masarap matulog sa gabi. Mas masarap gumising sa umaga pag alam mong maraming taong nag-aantay sa'yo and excited kang makita. Mas, yun yung mas mahalaga. Yung mga ganong klaseng tao, hayaan nyo na kasi for sure may gagawin si God sa kanila. And one thing pa, gusto ko lang din i-address yung issue nung parang kasi nga kanina medyo ano ko, medyo wala akong idea sa nangyayari. But nung nag-message sa akin si Gian about nga sa nangyayari. Doon lang ako nagkaroon ng idea na parang may ganun pala. And for me to be honest, I will use my platform to speak up sa mga ganitong klaseng bagay. And I know na kailangan ko rin tong i-clarify dahil ayoko naman na magkaroon kayo ng na ayoko ma-feel nyo na may something between na may negative between ako with any artist. Ako to be honest, hindi ko alam yung issue na yun. Not until mag-chat si Gian and makita ko na nga yung mga pinag-uusapan sa social media. Ako naman, ang take ko, kayo, kung ayaw nyo makarating sa amin yung mga negative na bagay, huwag nyo nang i-tweet, huwag nyo nang i-post sa X. Pag-usapan nyo na lang. And kung may mga bagay kayo na ayaw nyo naman i-disclose and ayaw nyo naman na pag-usapan sa loob ng social media or sa X, kung saan pa man,
huwag na kayo mag-post ng anything para hindi mapapaisip yung ibang tao na mga walang alam sa pinag-uusapan nyo. Kasi parang ang hirap kasi mag-post na parang hindi mo rin naman sasabihin kung ano, kung tungkol saan. Parang nagbigay ka lang ng something, nag-hint ka, tas hindi mo rin naman i-share. So parang nakakaano siya. Parang nakakabuo pa siya ng issue na parang ano bang meron, ano bang meron. But to be honest, yung nangyari with Gian, dun nga sa... Si Gian po ay from Cup of Joe and isa po siya sa mga kaibigan ko. And siya po yung vocalist ng Cup of Joe, si Gian. Nag-reach out siya sa akin kasi nga, parang na ano siya, parang na natakot siya na baka mamaya daw galit ako. So sabi ko, bakit, anong nangyari? Sabi niya nga sa akin, may na-like daw siyang photo, may na-like siyang post na natawanan niya. And parang sabi niya naman sa akin na hindi naman niya intention na matawa dahil dun sa photo ko. Natawa siya dahil dun sa caption. And ako naman sabi ko, okay lang naman sa akin, wala naman akong problema. Sabi ko kay Gian, huwag mo nang isipin na parang na feeling mo na ano ko, na nagalit ako. Huwag mo isipin na nainis ako sa'yo. Kasi okay lang naman, wala naman akong problema. Kasi nandyan na yan eh, yung photo na yan, kalat na. And hindi ko naman na makokontrol yung mga taong makakakita at mga magpo-post nun. Pero ang concern pala ni Gian kasi is yung mga taong nagme-message sa kanya na tinatawag na siya sa kung anong mga bagay. Ang ayoko lang kasi yung pagdating sa dulo, yung parang masyado tayong paano ba? Sa sobrang pagiging protective natin, hindi na natin naiisip na baka naman hindi sinasadya ng tao, baka naman wala siyang masamang intention about that. Naintindihan ko naman yung feelings nyo and valid na valid yon. Gusto nyo lang akong protektahan, ayaw nyo akong masaktan. But bago tayo magbitaw ng masamang salita sa ibang tao, isipin muna natin kung ano yung reason nung, kung bakit nangyari yon, ano yung goal ng tao, parang inisip niya ba talaga yun to hurt me or parang hindi niya, sinadya niya ba talaga yun, parang ganun. So parang bago tayo magsalita sa nang masama sa ibang tao, isipin muna natin na kung makakasakit din ba tayo. Okay, kasi ako, to be honest, wala talaga, hindi talaga ako nasaktan. And minamessage ko nga si Gian eh. Kanina nakita ko yung live niya and talagang naramdaman ko na natatakot siya and naiyak siya dun sa live niya. Minessage ko kagad siya na parang huwag niya naisipin masyado, huwag na siya umiyak, sana okay lang siya. Pero promise guys, ano talaga, every time na parang may nangyayaring ganun sa atin, parang kesa magbigay pa tayo ng negative energy na dagdagan natin, parang mas tignan na lang natin yung mga bagay na mas ikakabuti pa ng lahat. Kasi pag yung gulo, nilagyan pa natin ng gulo, parang ang gulo na masyado, guys. Ang gulo na ng mundo. Parang ano na, maging ano na tayo. Tayo na yung pumunta sa mabuting ano. Sa ibang, anyways, hindi ko naman sinasabi na pinapalala nyo yung nangyari. Naintindihan ko na concerned lang kayo and gusto nyong i-address. And nagsalita naman si Gian and nag-message siya, nag-sorry siya sa akin and nag-sorry din ako sa kanya. Naintindihan ko yung feelings niyo, pero sana please mag-stop na po tayo. Stop na. Parang wag na tayong mang-away, please. Please. Parang okay naman eh, wala akong naramdaman. Sabi ko kay Gian eh, sabi ko lang sa kanya, oh, nakita ko yan, natatawa nga rin ako kasi ang dami nang gumagamit. Tas kung saan-saan. Aminado ako na, oh, masakit. May kirot sa akin pagka ginagamit yung photo na yun. Pero tulad nga na sinabi ko, guys, kahit anong gawin ko, part yun ng buhay ko and part yun ng past ko. And ako yung nasa picture, so parang wala akong magagawa, ako yun. So tawanan nila kung gusto nila. Okay lang sa akin kasi kahit ako naman tinatawanan ko yung photo na yun eh. And wala namang masama. Ang mahalaga naman eh, alam mo yun, basta bukal sa kalooban nila na wala talaga silang ginagawang ano, masama, parang ganun, or hindi talaga nila minimin yun. So huwag nyo na pong awayan si Gian, please, parang ama na po.
goods kami ni Gian, we're friends, and never talaga ako na nasaktan or nagkaroon ng sama ng loob dahil dun sa na-like niya na photo, na-like niya na post. Parang kahit ako rin siguro kung ano, tatawa ng hindi, joke lang. Parang ano naman, parang understandable naman, and I know it's an honest mistake, and hindi siya nagme-mean ng harm, parang ganun. So parang stop na, okay na yun. Na-explain naman niya na yung side niya, and I totally understand din yung pinanggagalingan niyo. So okay na, please. Yun lang naman yung gusto kong sabihin. And ayun, yung sa mga patuloy na bashing ngayon, kasi ang dami ko rin nababasa eh. Like pati yung show na The Voice, parang nadadamay na. Pati yung pagiging coach namin ni Pablo, parang nadadamay na rin. So parang hanggat pumapadol kasi tayo, hahanap at hahanap sila ng butas na parang mababato pa sa atin. So kahit halata na natin na, alam niyo yun, kahit halata na natin na sinasadya nila na humarap ng butas, eh yun, napansin eh, huwag na natin bigyan ng platform pa. Kasi ano lang eh, parang ikinatutuwa pa nila yan pag pinapansin natin sila. So parang fulfilling yan sa feelings nila pagka ano, pagka napansin natin sila and feeling nila ano, valid, ayan, sobrang ano, dinadamdam natin yung sinasabi nila. So yun, tingnan nyo, pagka hindi nyo pinapansin yan, magsasawa rin yan mga yan. So yun lang naman, parang main lesson is wala, manahimik. Ang main lesson dito ay kalmahan mo, at minsan bitawan mo ang cellphone mo, mag-enjoy ka sa buhay mo, parang ganun. Kasi naiintindihan ko naman guys, nag-i-enjoy kayo sa fangirling, excited kayo makakuha ng updates from us, and parang excited kayo sa mga releases namin. But I know rin naman na meron tayong buhay outside SB19, outside social media, and may mga personal tayong buhay, at lahat tayo ay may goals. So parang alam ko naman na may time na kailangan nyo rin ng oras sa sarili nyo. So pag may mga ganong time na parang, for example, hindi mo na talaga kaya, yung feeling mo papatol ka na, yun na siguro yung time para bitawan mo yung phone mo at ano ka, mag-enjoy ka, pumunta ka sa mall, mag-grocery ka, maghugas ka ng plato, magwalis ka, mag-map ka, maglaro ka sa labas, may paglaro ka sa friends mo, gano'n. So yun lang naman, iwas na kayo sa patol. Kasi ngayon, di ba, alam nyo naman na every time na pumapatol kayo, minsan parang, di ba, so parang kung ayaw nyo mabalik sa inyo yung sisi, huwag tayo pumatol, di ba. Ayun, tsaka ulitin ko lang yung about kay Gian, yung issue. Stop na ha. Stop na please. Thank you. Kasi ano naman na, nag-message na si Gian, nag-sorry na siya, and lahat naman tayo dito, I'm sure may natutunan tayong lesson. Kaya imbis na mag-away-away pa tayo at magkagulo-gulo, let's be the bigger person. Yes, bigger person. Hindi, maging ano na lang tayo, maging mapagkumbaba, maging maunawa, and ano na, isihan lang natin, life goes on. Mas okay na maging masaya kaysa stress tayo sa buhay. Tingnan nyo pag ano, pag tingnan nyo pag wala kang problema, nakaka-fresh. Ako fresh! Ito ba yun? Anyways, yun lang naman yung gusto kong sabihin, kasi ayoko naman na lumala pa yung mga bagay-bagay. Siyempre dito sa industry, maliit lang naman to eh. Kami-kami lang yung magkikita. So ayoko naman na magkaroon ng awkward feeling or beef. Beef! Ayaw mo ng pork! Anyways, yun lang naman. Ayoko naman kasi ng ganung feeling. Kahit naman sa inyo eh, ayoko naman na may ano tayo, may tampuhan. Kasi pag may tampuhan tayo, hindi ko kayo papauwiin sa bahay. Isang minute. Joke lang. Yung mga matutulog, matulog na. Yung mga may exam, alam mo, kayo din eh. Kayo yung sabi-sabi, may exam pa ako bukas pero hindi mabitaw-bitawan ng cellphone. Ayan na yung sign nyo. Bitawan nyo na yung cellphone nyo. Matulog na kayo. Pero guys, seryoso yun ah.
stop na ha. Stop na, papakay. Galit. Sayaan niyo yung mga basher. Kayaan niyo sila mapagod na kadut-dut ng cellphone. Alam mo, natutuwa nga ako eh. Kasi, biruin mo, kahit sabihin nilang basher sila, nagbibigay sila ng oras. Like, example, sinesave nila yung picture ko sa cellphone nila. Oh, effort yun. Sinesave nila. Tapos, iisip sila ng caption. Iisip sila ng caption, yung feeling nila makakasakit sa akin. Effort yun. Effort yun. And then, syempre mga walang wifi yan, for sure. Mga ano yan, magpapaload yan, magpapaload. Effort yun. Kagasa sila ng pera. Ano pa ba? Tapos, magta-type yan ng caption. Magta-type ng caption. Effort yun. Ipo-post nila. Tapos, para humaba yung ano, para mag, para uminga yung post nila, lahat ng comments doon, reply nila. Effort yun. So, thank you so much sa mga nagmabash po. Napaka-effort nyo po. Maraming salamat. Kaya hindi ko po masabing basher kayo eh. Kasi, ramdam na ramdam ko po yung effort nyo sa akin. Hindi ko maramdaman yung bash nyo. Galingan nyo pa. Galingan! Hindi, joke lang. Baka matrigger sila lalo. Pero yun lang. Yun lang. Ganun lang gawin nyo. Parang, kaysa ma-stress kayo na kung hayaan nyo silang mapagod mag-post ng picture ko. Hayaan nyo sila. Hindi nyo ba alam sa kakapost nyo nila ng picture ko, mas lalo akong nakikila. Lo, sabihin ang yaba ko. Kakapost sila ng picture ko kahit yung mga old photos ko pa na wala pa akong budget pang kain. Yung pinopost nila na payat ako. Tapos yung pinopost nila na wala pa akong skincare. Nako. Post nyo lang po yan para mas makilala pa po ako. Ako po si Stel. Coach Stel po ng The Voice. Member din ng SB19. Nag-perform din po kasama si ano, si Mr. David Foster. Nag-perform din po kasama si Mr. Louis Ocampo. Nag-perform na rin po kasama si Mr. Ryan Cayabyab. Nakasama ko na rin po mag-perform sa stage si Ms. Regine Velasquez. Nag-perform na rin po kasama si Jamie Miller. Tapos may mga kakollab pa po akong international artist na si... Yabang. Pero yun guys, ganun lang. Ano lang, mas hanapin natin yung positive side, yung brighter side ng everything. Siyempre, kaya naman nila ginagawa yan kasi success. And... joke lang! Ano mo, ang yabang ko na, no? Ayun lang, siguro pwede niyo ako i-bash na SB19 Stel, ang yabang na, ganun. SB19 Stel, ang taas na ang tingin sa sarili. Ganun. Member ng P-pop boy group na SB19 Stel, ang taas na ng ihi. Ganun. Pwede yan, mga ano, mga headliner. SB19 Stel, nagbibilang ng achievement sa TikTok live. Ganun. Dapat ganun yung mga ano, ganun yung mga headline para masakit. Ganun. SB19 Stel, pinurga ang mga basher. Pinurga. Ay, nako. Di ba? Ang saya lang, di ba? Kung nambabash sila, anuhin natin. Lukuhin din natin sila. Hindi pwedeng, ano, nag-effort sila. Mag-effort din tayo, guys. It's give. Bigayan to, guys. Ay, pero ano ah. Seryoso ah. Dinadaan ko lang sa joke, pero... sana nagigets niyo yung gusto kong sabihin, yung lesson na, okay. Ayun, give and take. Hindi give. Ano ba yan? Ayan, i-bash niyo ako dyan. SB19 Stel. Ay, may tumasik. SB19 Stel, kinulang ng bokabularyo. Ganun. Ganyan dati ang mga bash. Hindi yung Stel, nagparetoke. Ganun. Napakaluma. Wala bang bago? Stel, retokado ang ilong. O, tapos... sos, walang bago. Tapos iba pa pagtatabihin yung picture noon, tapos picture ngayon.
Tapos, marunong din naman ako mag-edit. Mas maganda pa. Ito naman. Pa-edit mo na lang sa akin. Libre. Ang iniisip ko ngayon, dapat yung mga ano, creative bashing. Hindi, joke lang. Nang hikayat. Basta yun guys, ha, sana nagigets nyo yung point ng sinasabi ko. Dinadaan ko lang siya sa joke, pero naiintindihan ko naman, alam ko na naiintindihan nyo. SB19 still. Hindi marunong mag-English. O ano naman? Magaling ka. Ba't mo ko inaaway? Ha? Inaaway? Anyways guys, tapos na ako kumain. And 10:30 pa lang pala. Akala ko 12 na. Yung mga tapos na po dyan, then kumain, hugasan nyo po ang inyong pinagkainan. Extend? Sabi nyo ayaw nyo mapuyat, tapos ngayon papa-extend kayo. Oo nga, huwag nyo na ako i-bash. Ako na lang magbabash sa sarili ko. O gusto nyo, tulungan ko kayo. Hindi na guys, kasi pag nag-extend ako, aabuti na naman tayo ng alauna, alas dos. So dahil tapos na ako kumain, I think that's it guys. Busog ako. Excuse me, sorry. Kailangan ko nang maghugas ng mga pinagkainan ko dahil ako ay mag-skincare pa, maglalagay pa ako ng sheet mask. Bukas po, ako ay may trabaho. Kaya sana kayo ay kumilos din para sa ikakaunlad ng inyong pagkatao at ng inyong pamilya. Huwag po tayong maging tamad, okay? Anyways, maraming salamat po sa pagnood ng aking live. Sana ay may napulot kayo sa mga pinagsasabi ko. Again, yung issue sa akin and kay Gian, okay na po yun. Nag-usap na kami and please, stop na po, okay? Okay. Thank you, ha. Salamat. Nakikinig ka. Hindi ko po birthday. So, ayun. Yun sa mga sinabi ko, sana naiintindihan niyo talaga. And isipin lagi kung anong mas ikakabuti ng sarili at ng mga tao sa paligid. Okay? Hindi yung iisipin natin yung makakabuti lang sa atin. Wala tayong pakialam sa mga tao sa paligid. Huwag ganun. Hindi yun nakaka-fresh. Ito, fresh ba yan? Hindi. Anyways, ayun. Salamat po sa pagload ng live. Hindi na ako nakapagbabay. And next time ulit, pag may free time, tignan natin. Medyo ang dami pang viewers, oh. 13,000, pasensya na. Pero para maaga po tayo makapagpahinga dahil may mga trabaho pa po tayo bukas, okay? At may school pa. Ikaw, gagala ka pa bukas, wala ka pang pamasahe, tapos nood-nood ka dito, mangingi ka ng pamasahe. O kaya maglinis ka ng bahay para bigyan ka ng pamasahe. Sige na, bye-bye na, thank you so much. And next time ulit, pag may free time, let's see kung makapag-live. Thank you so much, everyone. Sana po ay hindi kayo na-offend, nasaktan, nagalit, at sana ay naging masaya kayo tonight. Ha? Okay, tulog na ako. Bye. Siyempre, hindi pa kaya alis kasi wala pa yung love you. Sige na. Tulog na. Tulog na kayo, ha. Good night. Love you. Hindi ka maseryoso yung buhok ko. Good night. Love you. See you next time. Pahinga na. Good night. Love you. Bye-bye. Good night. Sweet dreams.